Makakausap po natin si Maricar Adriano, ang tagapagsalita po ng grupo. Sila po yung nababash na, tama na, sobra na. Ito nga po yung in-announce ko kahapon, naging item po ito sa balita sa Frontline Pilipinas kagabi sa TV5. Na kung saan nasasaktan na po sila at nagreklamo na sila at nag-request silang lumapit sa inyong lingkod, tutulungan po natin sila. Grabe na po talaga, matindi na. Maging ako po, binabasa ko itong mga bashers at yung mga masasakit na mga salita laban sa kanila. Talaga nakakapanindig balahibo. Tinatawag silang patay gutom, hampas lupa, pwe, pati yung mga anak nila nadadamay. Maricar, magandang umaga. Good morning po. Pero bago po namin kayo matulungan, meron lang po akong konting mga katanungan at para maintindihan po ng lahat, lalo pa yung hindi pa aware dito po sa inyo pong sitwasyon. Kayo po ay pumunta sa isang community pantry. Saan lugar po ito? Sa Barangay Kapitolyo po. Barangay Kapitolyo. At meron nga po video doon. Naglalakad po kayo, tatlo, apat ata kayo. At pagdating nyo po doon, ayan, kumuha ho kayo kasi yun naman talaga ang essence ng community pantry. Take anything you want. Okay. Apo. Pero may condition yun. Although, hindi naman sinasabi, pero kayo nang bahala magkalkula kung ano lang yung kaya nyo. Yung kaya nyo ikonsumo para yung iba naman magkakaroon din ng pagkakataon na kumuha para sa kanila din ng pangakailangan. Apo. Ang tanong, ma'am, bakit sinobrahan nyo? Bakit parang andating, parang hinakot nyo na po lahat ng mga pagkain doon na dapat meron pang makikinabang na iba? Pakisagot lang po, ma'am. Sa totoo lang po, pagpunta po namin doon, hindi na po ganun karami yung goods na yon na naabutan po namin. Kakaunti na lang po yun. Kaya po, pagpunta namin doon, nagpaalam po kami sa Barangay Tanod na baka kung binibenta pa, kung binibili po ba yung goods na yon. Okay. Kasi po, nakita lang po namin sa post nun sa group ng Kadiwa namin sa Pineda na may community pantry po doon. Kaya po namin nalaman yun. Ngayon, pagpunta po namin doon, hindi na po ganun karami yun. So, kakaunti na lang po yun. So, ang pagkakamali lang po namin doon, hindi po kami nagtira. Alam po namin na may pagkakamali po kami ron. Pero grabe naman po yung nangyari sa amin ngayon dahil sa in-upload nilang video sa pambabasa po sa amin. Okay, very good. Ang mahalaga po doon, ma'am, tinatanggap niyo po yung inyong pagkakamali at kayo po ay nagsusorry. Opo. Nagpa-public apology kayo doon sa inyong pagkakamaling yon. Opo. Yun po ay very important na mapakinggan po ng lahat. Na kayo po ay nagpapakumbaba, tinatanggap niyo inyong pagkakamali at hindi niyo po ulitin. Tama ho ba? Opo, saka inamin ko po yun na ako nga po yung may bit-bit na tray na yon. Eh hindi lang naman po sa akin napunta yun, pinagatiyan po namin yun dito saka sa mga kapitbahay namin. Saka inamin ko po dun kay Ma'am Carla na humingin po ako ng pasensya dahil po sa inasal namin na ganun. Ah, humingi kayo ng pasensya sa kanya. Ano pong sabi ni Ma'am Carla? Ano po yung naging reaction niya nung humingi ka ng apology sa kanya? Sabi po niya nun sa akin, sige, okay na, wala nang mangyayari. Bati-bati na, lablab na lahat. Tapos nagulat na lang po kami, yan, nag-viral na po kami. Ang dami na po ng bar sa akin. Nagkaroon na po kami ng daytrip, pati mga anak ko, lahat to, nagkaroon na ng ganyan. So si Ma'am Carla po yung may-ari nung community pantry na yon at nag-sorry kayo sa kanya, sabi niya, okay na, lablab na tayo. Pero pagkatapos niyo makapag-sorry, in-upload pa rin niya sa social media? Na-upload na po yung video na yon na parang pinalalabas po niya. Tapos may balita pa nga po sa news dito sa GMA na ganyan na nangyari. Na pati daw yung lamesa, di namin uwit, pati yung payong, gano'n. Parang pinalalabas na yun, parang nagnako kami, gano'n. Parang gano'n yung gusto niya sabihin sa amin. Ma'am, may tanong na ako. So, isinare niyo po sa inyong mga kapitbahay? Sa mga kapitbahay po, sinare po talaga namin. Pero alam niyo po, yung dapat na patakaran is kunin niyo lang po kung ano yung
kailangan ninyo, and then kung yung kapitbahay nyo may pangangailangan din, sila mismo dapat ang pupunta doon sa lugar. Alam po namin yun, sir, kaya nga po nagmimi po kami ng pasensya sa kanya dahil po sa inaasal namin. Pati po sa social media, humingi na rin po ako ng pasensya dahil po sa ginawa namin. Pero sana hindi naman po dapat ganun yung ginagawa nila sa amin. Kasi sobrang sakit na po yung mga naririnig namin, pati mga alaw namin na pa-apekto. So, nag-public apology na po pala kayo sa social media? Opo. Okay, and then, ito po, another public apology for the second time. Kaso, ayaw pa rin po kayong tantanong ng mga netizens. Ayaw pa rin po. Hanggang sa sinusundan namin, kahit sa kapumunta, susundan ka namin. Siyempre, may mga anak po kami, kinukutsapa po kami. Ngayon nga po, dapat magpapasekap ako. Hindi na po ako nakapagpasekap dahil sobrang kahihiyan po. Opo, naiunawaan ko po. In fact, meron po rito, minura po kayo, pati yung, pati yung mister nyo, idinamay. Oo nga po. Hindi kayang kainin ng aso itong mura ni Joseph. Mr. Joseph, I think you have to apologize to ma'am. Foul to. Pwede nyo siguro siyang pagtawanan sa umpisa, nung hindi nyo malaman nung, yung talagang kanyang dahilan, kung bakit niya ginawa yon. Ngayon, alam nyo na at nadadami ng pamilya, stop na. Pero yung mumurahin, from the very start, kahit na anong pang klaseng kamalian ginawa niya, wala kang karapatan na murahin sila. Matindi to, pati yung lahi, pati yung angkan. Oo, saka di po nila naiintindihan buntis ako. Nai-stress ako ilang araw na oo, kung di makatulog sa mga get niya. Meron pa dito si Hergy, gumamit siyang salitang patay gutom, hampas lupa, foul, below the belt. Wag naman, ito pang si Bella Hoy, babae, makapal ang mukha mo, wala bang itlog asawa mo? Wow. Foul. Attorney Garrett Tungol ng AXIS, yes, magandang umaga. Attorney, yes, Garrett, umaga, anong takeaway mo rito? Ito, umiiyak na si ma'am at yung kanyang grupo at nag-apologize na siya doon sa may-ari ng community quarantine, sa social media, and nag-apologize na siya dito ngayon. Pero ayaw pa rin magsitigil naman ito. Now, ang tanong, una, doon sa nag-upload, meron bang pwede maikaso at yung mga nagpasapasahan ng video? Okay. Actually, Sir Rafi, may first-hand information ako dyan sa community pantry na to. Dahil nakita ko yung post when it started, dun sa nag-post na yun, Sir Rafi, sa may-ari mismo ng community pantry, I don't think na meron siyang case for cyber libel. Dahil okay, ayon dun sa caption, is wala namang scandalous or wala namang masamang imputation against them. Okay. Plus yung video, as we can see, it's in a public area and in fact nakuha nga sa CCTV ng barangay yan. So wala siyang expectation of privacy dun sa publication na yun. Okay, so wala lusot dun yung may-ari nung pantry, community pantry. Okay, yes. Dahil una wala namang masamang caption and then kuha pa sa CCTV. However, eto sir, dito ako bibwelta. Sa mga netizens natin, even though malaki ang pasasalamat ko sa suporta nila sa mga show niyo, sir, minsan tama po kayo, below the belt na. Karamihan po ng comment dito is walang man kung hindi pawang pagmumura at paninira ng pangalan. Doon po, Sir Rafi, lahat yun, one comment is one case for cyber libel. No? Pwede niyang ilista yan, i-screen cap yan, lahat ng mga pagmumura sa kanya, sinasabi na, ayun nga, minumura siya na, yun nga, walang itlog ba yung asawa mo, ganyan. So pagkagan, that's cyber libel na, that goes beyond the expression of your opinion na eh. Now, yung mga nagbabanta pa sa buhay nila through social media posts, anong kaso? Tama po ka. Yung ganyan po kasi grave threats na po yan, na mas malala dahil ginawa through a computer system. So, mas malala punishment ng grave threats na ginawa nila. Ah, okay. So, doon sa mga nagmumura, anong kaso? Yung nilalait sila, sila tinatawag na patay gutom, hampas lupa, etc., etc., tapos may kasama pamura. Anong kaso noon? Okay, para po doon sa mga mura, hampas lupa, cyber libel tayo. Cyber libel. And then doon sa nagbabanta sa buhay nila, yun yung grave threat? Yes, sir. Grave threat. Thank you, Attorney Garrett. Thank you. No problem, sir. Itong take ko naman. Maraming mga netizens, ayan, yung mga comments na nababasa ko, wag daw tulungan. Nope, I will help them. Tutulungan ko sila. Meron nga kami tinatawag dito na netizen power. Meron po kayong karapatan o kapangyarihan para sabihan kami kung anong gusto nyo, anong nasa lobby nyo. Pero this time, I will stand by my principle dito na kapag may naapi, tutulungan ko kahit na ayaw ninyo. Dahil dito nakita ko, sumusobra na, tama na. Walang iniwan yan sa boxing. Pag tumba na,
stop na, pabangunin niyo muna. Saka makipagsuntukan kayo, pero ito dapa na. And they remained na nakadapa. Ayaw nilang lumaban. Umiiyak na sila. Pati yung family na nadadamay na. Saka tatawagin yung patay gutom. Tanga, PI, mabantot. Pati yung mga asawa nila at mga anak nila, angkan nila. Eh kung sa inyo po kaya gagawin to, wag naman. Granting na masama nga po talaga yung ginawa nila. Totoo, maski ako nakita ko nung una, few days ago. Natawa ako, sabi ko grabe naman tong mga alan na to. Pero hanggang doon lang. And then nung nakita ko ng ngayon nagsisisi, umiiyak, nag-apologize, and then nalalagay na sa panganib yung buhay ng kanilang pamilya, and then hindi pa rin kayo magsitigil, then I will help them. On the other hand, this will serve as an eye-opener sa lahat na pagpupunta kayo sa community pantry, eh kailangan kunin nyo yung ano lang yung pangangailangan ninyo para naman meron pa para sa iba. Huwag yung maging matakaw tayo. I think both sides merong matututunan dito. Yung side ng mga netizen na nanggagalaiti at side ni ma'am na nagkasala. Okay? Anything more than that, then batas na ang bahala sa inyo. So ako'y nananawagan sa mga netizens, one more time, stop. Dahil kapag hindi kayo nag-stop, and then pinadalhan kami nito mga foul below the belt na mga panlalait, pagbabanta nyo kay La Madam, tutulungan namin. Kasi dito sa programa, hindi kami namimili. Pag talaga may naapi, may naapi. Oo nga, ulitin ko, meron kaming netizen power dito. Sinusunod namin gusto nyo. Marami sa inyo nagsasabi, huwag tutulungan. Nope. This time, nope. May naapi, tutulong kami. Now, ako po'y makikiusap. Pwede ba? Tama na. Umiyak na, nasasaktan na, pati family nila. Tama na. Kasi wala naman pong perfect sa atin. Don't tell me perfect ka. Don't tell me simula ng pinanganak ka hanggang ngayon, never ka nagkaroon ng pagkakamali. I'm not gonna believe the three of you. Lahat kayo may ginawang kabalastugan sa buhay ninyo. Lahat kayo mayroong mga skeleton in the closets. So, huwag na tayo magpekehan pa rito. Stop na. Kapag hindi ka nag-stop, then may kilalagyan kayo sa batas. Now, Ma'am Maricar. Po. Gusto niyo po magbigay ng mensahe sa kanila? One more time. Gusto ko na lang po sabihin sa kanila, tigilan na po nila kasi sobra-sobra na. Grabe na po kasi talaga. Hindi na akong makatwiro yung mga sinasabi nila. Okay. Okay. Well, merong isang netizen nagsabi, pagsabihan daw sila. Well, pinagsabihan na po natin. Actually, no need na pagsabihan sila. The fact na sila po'y nagsisi, the fact na sila po'y nagpakumbaba, the fact na sila po'y nag-public apology, not once but twice, that's it. Alam na nilang gagawin susunod. Pa-victim pa po kayo. I don't think so. Hindi sila nagpapa-victim dito. They are victims already ng inyong panlalabis. Okay? Lumalabis na kayo. Dito naging victim na sila. Noong una, of course, they're not victims. Sila ang nang biktima, pumitik ng mga itlog. Pero nung sinobrahan nyo na po, nabaliktad ngayon, sila na po ang biktima. Nagets nyo? Now, for the last time, for the end time, wala sino man sa inyo dito na makapagsasabi, never pa kayong nagkasala sa batas, sa Diyos, sa inyong pamilya, sa taong bayan. Of course, siyempre, hindi nyo aminin yan. Okay? So stop na. Nakapag-apologize naman po kayo kay Ma'am Carla, ano po? Opo. Doon sa owner. So, lesson learned po ito sa atin lahat. At least may natutunan po tayong lahat dito, di ba? Na kung ano lang kaya, kung ano lang pangailangan natin, yun lang kunin. Yun talaga. At alam nyo naman po yun dahil kumalat na at nasaktan na po kayo. Alright. So maganda po yan, kayo po'y nagpakumbaba at tinatanggap nyo po yung pagkakamali ninyo. Then kung ako po, I personally, pinapatawad ko na po kayo kahit wala ho kayong kasalanan sa akin. Dahil isa rin po ako sa tumawa nung mapanood ko yung video. Pinintasan ko po kayo, pero sa akin lang po yun. Tumawa ko, pinintasan ko kayo. Ngayon, nag-apologize kayo, then inaalis ko na po yung tawak at pagpinta sa inyo dahil kayo po yung nagpakumbaba na. Okay? Now, ma'am, kung gusto niyo pong balikan mga ito, magdemanda, sige po, call ako. Didemanda natin silang lahat yung ayaw magsipagtigil. Okay, ma'am? Okay po. Salamat po. And I'm doing this dahil nakikita ko sobra na. Okay? Opo. Sige, ma'am. Maraming salamat po, Ma'am Maricar Adriano. Magandang umaga po sa inyo. Ingat po kayong lahat dyan. Salamat po. MJ, anong sabi ng netizens? Idol Rafi, nagsimula po yung comment section natin na sobrang dami pa rin pong nambabash. Pero buti nga po, kumakambyo na po sila. Kagaya po na sabi ni Christian Paul Segarino, na sabi niya, don't judge a book by its cover. Huwag po nating husgahan ang kapwa natin. Sa nakikita natin, hindi natin alam para ito sa kabutihan pala ng ibang tao. Please forgive others because they do deserve forgiveness. Si Jonathan Camuntun Domingo naman sabi niya, every day is a new beginning. Take a deep breath
back, smile and start again. Pero yun nga, Idol Rafi, no, yung iba, ito sinasabi nila, gaya ni Melissa, hindi masamang magkamali. Ang masama ay yung hindi ka magbago at manatili ka sa mali. Ganyan na po yung mga nakita natin ngayon ng mga comment natin na kalaunan dito sa pagkatapos ng reklamo nito, Idol Rafi. Nagalit ako dun sa mga bashers. Doon ako nagalit particular na kung saan sinama po yung kanyang family. Kung meron po kayong gustong i-bash na taong nagkasala, yung tao lang yon. Dapat hindi po kasamang nanay niya, hindi kasamang mister niya, hindi kasamang mga anak niya. Kasi years ago, nakatanggap ako ng death threat. Ako po, personal. Sinama ba naman yung pangalan ng wife ko? Sinama pati yung pangalan ng nanay ko? At bastos yung nakalagay doon sa threat na yon about my mom and my wife. Malaswa na may mangyayari, etc. Doon ako ng high blood at bumalik alaala sa akin yon. Kumbaga, kung may galit kayo sa akin, akong tirahin nyo. Bakit yung nanay ko at misis ko idadamay nyo na wala namang kinalaman sa kasalanan ko sa inyo kung ako man ay nakagawa ng something na kung saan kayo nasibak sa serbisyo o nasuspindi, then akong harapin nyo, may galit kayo sa akin, huwag yung family ko. Yun yung para minimensahe ko dito sa Echo Girls. Now, kung yung Diyos nga marunong umintindi, naintindihan tayong lahat, kayo nanonood, ako, tayo makasalana, nakakaintindi. Eh sino ba naman tayo para hindi intindihin yung mga taong nakasala? Also, in the first place, kung meron mang matatawag dito na offending party, although yan ay libre nilagay dyan, yung may-ari nung community pantry, dahil sa kanya yon, and then hinakot nitong Echo Girls, kung tawagin. Pero, nag-sorry na siya doon sa may-ari at nagpakatawaran na sila. Ano pang problema? And then, nag-public apology na siya. Ano pang gusto niyo mangyari? Makulong? Hindi naman siya nagnakaw. Sino ba naman sa inyo dyan ang perfect? Sige nga, taas ang kamay. Kapag yung tao bagsak na, dapa na, sumusurrender na, tantanan na. Eto, for the end time, magpa-public apology po siya. Pero ito po yung warning sa inyo. After nakapag-sorry na po siya sa social media, nag-sorry na po siya doon sa may-ari ng community pantry at mag-apologize siya ulit dito. Kapag patuloy pa rin po kayo nagbabash, nag-promise po ako sa kanya, ganito po yung programa. Kung sino po yung sa tingin ko naapi, lumapit at naapi, I'll help. Kayo po yung madidimanda. Pag sinabi niya, Sir Rafi, tulungan mo ako. Gusto ko madimanda ito at ayaw kong tantanan at binabantan pamilya ko, ako. Gusto ko po ito kasuhan. Then kakasuhan ko kayo. Yun lang po, ganun lang po ka simple yun. Pero kung ito po ay magnanakaw o drug addict na pumitik po ng gamit, nag-sorry, nagpakumbaba, and then nagsumbong sa akin, I'm gonna tell them, punta kayo sa public attorney's office. Pero hindi naman po ito nagnakaw. Hindi naman po ito drug pusher, drug addict. Hindi naman po ito ng rape. Hindi naman po ito pumatay ng tao. Maricar, gusto ko one more time para matapos na mag-issue ka ng public apology dito sa mga tao at ayaw ka pa rin tantanan. Pasensya na po sa kung ano yung nagawa namin. Alam po namin na mali po kami dahil nga ganun yung ginawa namin. Pasensya na po. Sana mapatawad nyo kami at turn nyo na po kami i-bash. Ayun lang po yung gusto namin. Okay, sige. Ipasa mo yung telepono doon sa isang kasama mo. Sige, kasi these people wants blood. I don't know why. But you will be frustrated. Doon sa mga gusto ng dugo, you want blood of these people, I'm not gonna give it to you. You're not gonna get it. That I assure you. But you will get apologies from them. Ito na nga po, nag-apologize na sila isa-isa. Sige, ikaw naman po. Anong pangalan niyo po, ma'am? Angelic po. Angelic. Sige po, mag-sorry po ulit kayo. Sorry po sa nagawa namin. Mali po yun. Pero sana po, tigil na po yung pagbabash. Dahil nahihirapan na rin po kami. Okay. Yun lang po. Sige po. Ma'am Angelic, sunod. Sino yung katabi mo? Sharon po, sir. Ma'am Sharon, go ahead po. Mag-apologize din po kayo. Sorry po sa nagawa namin. Pasensya na po. Sana po tigilan nyo na rin po pagbabash namin. Dahil kami rin po nahihirapan. Yan po. Okay. Janelle? Pasensya na po sa nagawa namin. Hindi po namin sinasadya yun. Kaya sana po tumigil na po kayo sa mga pambabash nyo. Yun lang po. Okay. Ma'am Jocelyn, go ahead po. Sir Rafi po. Okay, sir. Merci. Pasensya na po sa mga nagawa namin. Alam po namin mali po yung inasal namin. Pero hindi po kami ng pasensya sa publiko. Yun lang po. Okay. Ayan po. Nag-sorry na po ulit. Itong si Maricar, Angelic, Erna, Janelle, and Jocelyn.
satisfied. Pag hindi pa rin po kayo satisfied, then kayo po may problema na. May problema po kayo sa sarili ninyo. Magpakonsulta na po kayo. And I'm saying this sincerely. Why? Because you keep going on and on and on and on. Sa kabila ng hindi naman nagkasala sa inyo itong mga taong ito. Hindi naman kayo directly na-offend dito. Kung meron man na-offend dito, sinabi ko na yung may-ari ng pantry na nagpatawad na. At the same time, this will serve as a lesson to everybody. Nasabi ko na kanina sa baba. Na dapat huwag din tayong maging makasarili at huwag din tayong maging greedy. Lalo pa ngayon, marami nagsusulputan na community pantry, which is very encouraging. Napakagandang development po ito nangyari sa ating bansa sa gitna ng isang kahirapan. Nagkakaroon po ng pagkakaisa ang mga kababayan natin para magtulungan, bayanihan. Diyan po tayo nakilala mga Pilipino. We have this kind of attitude sa ating kultura na kahanganga maging yung mga banyaga humanga sa atin because of that. Okay? Now, at least, sasabihin ng iba, ayaw namin mangyari yung nangyari doon sa tinaguriang Eco Girls. Sige, kukunin lang namin kung ano yung narapat, kung ano yung kakailanganin lang namin para naman yung iba'y makikinabang din. May natutunan tayo rito, both sides. Okay? Siyempre, nag-sorry na sila, ibig sabihin din nila ulitin yun. At, siyempre, sabi din ng Teves, basta't wag na kayo mag-ikot. Mr. Teves, nag-sorry na sila at nakita na po yung mukha nila, and this is worldwide, itong coverage namin. I don't think na mag-iikot pa sila. Markado na po sila. Lumantad na po sila. The fact na lumantad na sila, ibig sabihin, nagbago na. Okay? So, ma'am, Maricar, of course, meron pa rin po talaga dyan na hindi titigil. Apo. Then, pagpasensya nyo na lang, pero yung iba na tuloy-tuloy pa rin at iniinsulto kayo, minumura kayo, lalo pat sinasama po yung nanay ninyo, sinasama po yung anak nyo, padala nyo po sa amin at ididimanda po natin. Okay, sige po. Salamat okay. po. Alright, sige. Thank you po, ma'am. Thank you po. Maraming salamat po. Buti pa itong si Cuisine, apology accepted. Ganon, matuto tayong magpatawad. Ang lesson learned dito, dalawa. Una, huwag maging greedy at sakim. Dapat ilalalahanin natin yung ibang tao din. At pangalawa, dapat marunong tayo magpatawad. Doon yun, dalawa. Okay? Dahil kapag hindi, then balik tayo sa square one, mababash ulit kayo kung sino man yung gagawa pa rin. Tulad niyang ginawa nitong tinagulang Eco Girls. Pangalawa, yung matitikas ang ulo, madidimanda. End of story, sabi ni Mayet Bugais. Thank you. Okay? And the idol, maidagdag ko lang, may isang netizen dito nagsabi, mas kabash-bash nga daw po yung ilang official na hindi daw po or may anomalya sa SAP. Yun daw po yung mga dapat ibash. Yun dapat ang ibabash nyo. Yung mga nagnakaw ng SAP, yung mga MSWD, yung mayor ninyo, yung barangay chairman ninyo, kagawad. In fact, kapag hindi nakatanggap ng perang isang kapitbahay ninyo at na-identify na may kasalan si chairman, bakit tumatahimik lang kayo? Huwag nyong tantanan. Kasi talaga nagnakaw eh. Di ba? Yun. Yung mga opisyalis natin sa gobyerno na nagnakaw ng mga SAP ninyo, binulsa yung para sa inyo sana na 2,000, 3,000 or 4,000, yun yung i-bash nyo. Umaga, tanghali, gabi. And then pag lumapit sa akin si chairman, sasabihin ko, chairman, I'm sorry. Panindigan mo yan. Kumuha ka na ng abogado mo kasi you can afford it. Okay? Aliwanag. Sama-sama tayong lalaban. Sama-sama tayong babangon. Sama-sama nating harapin. Ano mang dumating na hamon, patas na pamamahayag, yan ay aming hahati. Tunay na pagmamahal, ganyan ang katakapatid.